Taong 1998 ng Nobyembre, nangyari ang isang insidente na nagpagimbal sa buong Japan. Ito ay ang kaso ni Junko Furuta. Sinasabing ang insidenteng iyon ang nagdulot ng karumal-dumal na karanasan sa buhay ng isang magandang babae na dinukot ng 4 na lalaki. Ginalaw ng halos 100 mga kalalakihan na miyembro ng isang gang. Bago siya laspagin, ay talaga namang pinahirapan pa ang kawawang dalaga at saka din iniligpit. Alam niyo ba, mga ka-brotherhoods, na isang kaparehong kaso nito ang nangyari naman sa bansang Korea? Ang kasong ating tatalakayin ngayong episode ay ang pinakamalapit na kasong maihahalintulad sa kaso ni Junko Furuta. Ang kasong ito ay nagbigay ng takot sa mga magulang na higpitan ang kanilang mga anak, lalo na sa mga anak nilang babae. Kung ano ang kabuuan ng kasong ito, sabay-sabay nating alamin sa pagpapatuloy ng kwento. Ika-15 ng Marso, taong 2014, alas 2 ng hapon, isang 15-anyos na babae na nagngangalang Yun ang biglang umalis papalayo sa bahay nila. Noong mga oras na iyon, nasa high school pa lamang siya at tila naninibago at nag-a-adjust pa rin sa panibagong kapaligiran. Nakilala niya si Kim na 24 na taong gulang na lalaki sa Messenger app. Sinasabing magmula ng magkakilala ang dalawa, madalas nang nagpapadala ng mensahe ang lalaki at tila niyayaya nito si Yun na lumabas at mag-date. Dahil nasa murang edad pa noon si Yun, agad itong pumayag. Kahit paman, hindi niya pa talaga lubusang kilala si Kim. At kung anuman ang mga tumatakbo sa isipan ng lalaking 9 na taon ang agwat sa kanya. Dahil kay Kim, nakilala niya ang 3 pang babae na nasa kaparehong edad lamang niya na sina Heo Yang at 1 pang babae na 16 na taong gulang na ang pangalan din ay Yang. Ang 4 na babae ay lumalabas kasama si Kim at ang iba pa nitong mga kaibigan na nasa 20 anyos na. Noong araw na iyon, umalis si Yun kasama si Kim at sinasabing nanatili sa isang motel sa Busan. At simula noon, nag-umpisa nang ipakita ni Kim at ng kanyang mga kaibigan ang tunay nilang plano sa kanya. Sinimula nilang idawit si Yun sa malalaswang gawain sa online at minsan ang mga lalaki mismo kasama si Kim ang sumasalbahe sa kanya. At dahil na rin sa takot ay sumusunod na lamang ito na parang maamong tupa. Ang perang nakukuha ni Kim dahil sa paggamit niya sa dalaga ay siya namang nilalaspag niya sa mga makamundong gawain kasama na ang droga. Noong gabi na hindi umuwi si Yun, agad na nagsumbong sa otoridad ang ama ng dalaga. Si Kim naman na noon ay natatakot na baka mabisto sa ginagawa nito ay agad na iniuwi si Yun sa tahanan nito kapalit ang pag-uutos sa dalaga na huwag sabihin sa pamilya ni Yun ang nangyari sa kanya. Makalipas ng 14 na araw ay nakabalik naman sa kanilang tahanan ang biktima. Tinanong siya ng kanyang ama kung ano ang nangyari sa kanya at noon ay umiyak na nagkwento ito sa ama tungkol sa mga kababuyang naranasan niya sa grupo ni Kim. Bilang isang ama ay napahikbi na lamang ito sa nangyari sa kanyang anak. Ayon kay Yun, ikinulong siya ng mga lalaki at dinala sa isang motel kung saan binubugaw siya gabi-gabi sa mga parokyano at binibigyan lamang siya ng pagkain 1 beses sa 1 araw. Noong narinig ng ama ang kwento ng anak, pinilit nito na magsumbong sa mga pulis. Ngunit hindi pumayag si Yun at sinasabing nakakatakot ang mga nasabing grupo at baka kung ano pwede nilang gawin sa kanilang buong pamilya. Kinabukasan, araw ng Linggo, nagtungo sa simbahan ang mag-ama at doon ay nagtutungo rin sila sa iba't ibang worship services. Noong hapon, matapos ang worship services, napansin ng ama ni Yun na nawawala ang dalaga.
At sa pagkakataong iyon ay nagtungo na ito sa istasyon ng mga pulis at inireport na nawawala ang anak. Sinabi rin nito ang mga impormasyong kaugnay sa mga kababuyang naranasan ng anak sa kamay ng grupo ni Kim. Sinasabing sa loob ng 20 araw na pagkawala ni Yun ay ibinugaw ang mura nitong katawan sa iba't ibang mga lalaki. Noong ika-4 ng Abril, nag-umpisa ang pananakit kay Yun. Dakong 10:30 ng gabi ng kaparehong araw sa motel sa Ulsan, nalaman ng mga lalaki na ginamit ni Yun ang sarili nitong account. Kaya naman, sa takot ng mga lalaki na magsumbong at humingi ng tulong ang dalaga, ay dito na siya labis na pinahirapan. Sa paglipas ng mga araw, mas tumitindi ang pananakit ng mga lalaki kay Yun. Pinapalaklak ito ng 2 bote ng soju at kapag siya ay sumuka ay ipakakain ito sa kanya. Basta matripan lang ng mga lalaki na saktan siya ay basta na lamang itong sinisikmuraan at talagang bugbog at latay ang natatamo ng kaawa-awang dalaga. Minsan sa matinding pasa dahil sa pananakit sa kanya ay nagmakaawa itong humingi ng isang basong tubig at sa halip na malamig na tubig ang ibinigay sa kanya ay isang baldeng kumukulong tubig ang isinaboy sa kaawa-awang dalaga kaya nagtamo ito ng labis na pagkalapnos ng balat. 9 Abril, 10:00 ng gabi, dinala nila si Yun sa isang lugar at kung saan ay nagsagawa sila ng isang laro na kapag matatalo ang dalaga ay kailangan nitong magpagulong-gulong sa sahig na walang saplot at puno ng basag na bote ng soju. At kapag nanalo naman ito ay papayagan siyang makalaya. Labis din na pagkatuklap ng balat ang natamo ni Yun dahil sa karumal-dumal na trip ng grupo. 10 Abril, habang nasa likod ng sasakyan si Yun na nakaparada sa hotel sa Daegu, ay inatake sa puso si Yun sa mga injuries na natamo nito at doon na rin ito binawian ng buhay. Noong nalaman ng grupo na wala ng buhay ang dalaga, natakot ang mga ito. Kaya naman, humahagibis nilang minaneho ang sasakyan patungo sa Changnyeong County sa South Gyeongsan Province. Pinarada nila ang sasakyan sa isang kalye at saka nila binuhusan ng gasolina ang mukha nito at inihanda na upang sunugin sa pagnanais na masigurong ang mukha ng biktima ay hindi agad makilala sa oras na matagpuan ng mga pulis ang katawan. 11 Abril, 2 lalaki at babae na kasabwat din sa insidente ang nagtungo sa orchard sa Changnyeong County upang itapon ang katawan ng biktima. Naghukay sila at doon ay nilagay ang katawan na hindi na makilala. Dahil sa takot na may makakita sa katawan, bumalik uli sila sa lugar noong 14 Abril at hinukay ang katawan at saka dinala sa isang burol malapit sa Hwanggok Bridge sa Changnyeong County at doon ay muling inilibing ang katawan at sa pagkakataong iyon ay sinimento na nila ang katawan na may bakas na ng pagkaagnas. Tinabunan ito ng mga bato at ilang mga basura para hindi na talaga makilala ang biktima at di na matagpuan. 22 Abril, mahigit 10 araw lamang ang nakakalipas, ay isang kaso ang mabilisang nalutas ng mga pulis na mag-uugnay sa kaso ng pagkawala ni Yun. Ito ay ang pagkakahuli ng 3 kasamahan ni Kim sa isang police operation na isinigawa nila sa Daejeon. Nalaman ng mga pulis ang tungkol kay Kim at ang mga ginagawa nito kay Yun dahil sa mga nakarecord sa cellphone ng isa sa mga nahuling salarin. Kaya naman nagsagawa ng manhunt operation upang maaresto ang pangunahing suspect na si Kim. Hinanap din ang mga iba pang kaibigan nito na dawit sa kaso at nalaman ng mga pulis na nasa bilangguan na ang mga ito dahil sa isa pang insidente ng krimeng kinasangkutan ng mga ito. Tuluyan na ngang nadakip ang buong grupo kasama ang ilang kababaihan na labis naman ang pagsisisi at sinabi sa mga pulis maski sila rin daw ay biktima ni Kim pero
Hindi sila kinatigan ng mga pulis dahil nakita sa mga phone video na isa rin sila sa labis na nagpahirap kay Yun. 11 ng Nobyembre taong 2014, nagbaba ng hatol ang Changwon District Court sa mga salarin. Ang mga ito ay hinatulan ng 6 hanggang 9 na taong pagkakabilanggo. Si Kim naman ay hinatulan ng 5 taong pagkakakulong dahil sa kasong pagtatay at human trafficking. Buwan ng Abril naman taong 2015, si Naheyo at Jeong ay nabawasan ang hatol dahil sa nakita ng korte na nagsisisi ang mga ito. Si Kim naman ay nabawasan din ng 3 taon na pagkakabilanggo ang hatol. Si Nali naman ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Lahat ng may kasalanan ay pinagbabayaran ang kanilang nagawa. Masakit para sa isang ama ang mawala ng anak sa karumal-dumal na paraan. Ngunit ang makitang unti-unting nagkaroon ng hustisya sa mga nangyari, tila nabunutan na rin siya ng tinik dahil batid niya na ang kaluluwa ng kanyang anak ay matatahimik na. So ngayon, lamo na ha? Kayo mga ka-brotherhoods, ano ang masasabi ninyo sa kaso? Sapat ba ang kanilang hatol upang pagbayaran ang kababuyan at pagpapahirap kay Yun? Paki-comment nyo lang po sa ibaba at ating sabay-sabay na pag-usapan. Salamat and God bless. Kayo mga ka-brotherhoods, ano ang inyong saloobin sa kasong ito? Comment down below at ating pag-usapan. Sa mga gusto namang magpa-shoutout ay huwag mahiyang i-comment at iisa-isahin ko kayo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para updated kayo lagi sa ating mga susunod na videos. Salamat and God bless!